Maaring meron ka, sabi ko sa iyo, meron ka ng lahat ng bagay, lahat ng pag-aari nasa iyo. Lahat ng masabi natin hinahanap ng tao ay nasa iyo. Ngunit, higit dito yung tanggapin mo. Ang bagong pagkatao na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Isang mapagpalang araw po ang aming bati sa bawat isa sa inyo na aming mga giliw na taga-subaybay. Ito po ang programang The Living Word. At ako po ang inyong lingkod, Presbyter Reynald Sulayaw. Samahan niyo po ako sa pagbubulay ng salita ng Diyos upang dalhin po sa inyo ang dalisay na salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na muli ay binigyan mo po kami ng pagkakataon ng iyong mga salita ay aming ipaglingkod sa aming mga kababayan, mga kaibigan, na patuloy na tumatangkilik po ng programang ito. Ama naming Diyos, nawa po ang iyong bendisyon at basbas ay sumabawat isa sa kanila, lalo pa po yung mga may karamdaman, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong mapagpal ng kamay at maranasan po nila ang pagpapagaling na mula sa iyo. Doon po sa aming mga kaibigan na may mga suliranin, may mga pangangailangan, tulungan mo po na punan mo ang kanilang pangangailangan at maranasan po nila ang iyong kabutihan at katapatan. Muli po, Panginoon, pagpalain mo po ang programang ito at ang bawat isang nakikinig ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga pagkakataong ito, lalo po ang ating bansa at hindi lamang ating bansa, ang buong sanlibutan, globally speaking po, ay nakikita po natin ang mga tao ay nasa kalagayan ng maraming kabalisahan, pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan. Dahil po dito, mga magulang at kaibigan, ay minabuti ko pong dalhin sa inyo ang paksang The Security in an Unsecured World. Nais ko pong ipakita sa inyo na ang sanlibutan ito na ating kinagagalawan ay marami po tayong mararanasang mga tribulations. Gaya po ng binabanggit ng salita ng Panginoon, in the book of John chapter 16 verse 33 ay ganito po ang salita ng Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Mga magulang at kaibigan, narito po ang katotohanan na hindi po natin pwedeng tanggihan sapagkat tayo po ang nakakapanood ng mga telebisyon, nakakapakinig sa mga radio, nakapagbabasa ng mga news magazine, ay makikita po natin ngayon ang kalagayan ng buong sanlibutan. Kaya ito pong ating paksa na security in unsecured world ay magbibigay sa atin ng higit na katiyakan dito sa sanlibutan natin na wala tayong kasiguruhan. Gaya nga po ng kahulugan ng security. Pag sinabi security, it is the quality or state of being secured. Yung pong ikaw ay naroon sa isang tiyak na ikaw po ay merong katiyakan na ikaw po ay secured, na malayo ka sa kapahamakan, malayo ka sa kawalan ng katiyakan, o malayo ka sa kawalan ng kapanatagan. Ang ibig sabihin, ikaw po ay merong katiyakan sa iyong buhay. You are secured. It means freedom from danger. Wala ka doon sa mga kapahamakan. Wala ka doon sa mga kagulumihanan. Alam niyo po, normally, sa isang tao, ang tayo ay magkaroon ng mga anxiety. No? Kaya freedom from anxiety, freedom from danger. Yan po ang ikaw ay tinatawag na secured. Yun po yung security. Kaya pag ikaw po ay secured, malayo ka dun sa tiyak na maaring mapahama ka. Ngunit pag ikaw po ay unsecured, ano po ang ibig sabihin ng unsecured? Not protected. Wala kang katiyakan.
walang siguridad na nasa iyo. Yan po ang ibig sabihin, you are not secure danger or risk of loss. Katunayan, normal po sa isang tao na laging hanapin niya ang katiyakan ng kanyang kasiguruhan ng kanyang buhay. Kaya nga po tayo nag-hire ng mga security guard. Bakit? Gumugugol po tayo ng malaki upang magkaroon tayo ng proteksyon. Ngunit globally speaking, the world now is in chaos. Why? Dahil po dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, particular lang sa ating bansa. Naalala po natin ang mga sunod-sunod na mga trahedya na nagaganap. And why does our present world call unsecured? Bakit po ang ating present, ang ating kinagagalawang sanlibutan ay unsecured? Gaya nga po ng binasa ko sa inyo kanina, in the book of John chapter 16 verse 33 according to Christ. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Mga magulang at kaibigan, pansinin po natin ang salita po ng Panginoon, in this world ye have a tribulations. The world has a tribulations. Ang sanglibutan ito puno ng mga kapighatian, ng mga bagay na nagbibigay sa tao ng kapighatian. Gaya po ng salita ng Panginoon in the book of Matthew chapter 24 verse 6 and 7. At makaririnig kayo ng mga digmaan, mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Pansinin po natin, ito po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bunga po ng mga volcanic eruption. Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa ay may mga volcanic eruptions. At ito po ay nag-create ng mga lindol. In the book of Luke chapter 21 verse 11 ay ganito po ang salita ng Panginoon. At magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako'y magkakagutom at magkakasalot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Mga kaibigan at mga magulang, tayo po ang nakakasaksi. Ano po ang kalagayan ng ating bansa, ng iba't ibang mga bansa na nagaganap sa ating panahon sa ngayon? Hindi na po natin ilalayo sa ating bansa ang mga ating nakikita. Nitong mga nakaraan po ay alam natin sa parting Mindanao ay napakarami pong baboy ang namatay. Ito po ay mga salot na dumarating sa mga hayop. Itong nakaraan lang po, alam po natin kung ano ang salot na dumating sa bansa na at sa ibang bansa na ating napapakinggan at nagkakaroon tayo ng takot, pangamba, kagulumihanan. At yan po ang binabanggit ng salita ng Panginoon kanina nating binasa. Ang takot ay dumarating sa tao. In the book of Luke, chapter 21, verse 25 to 26, ay ganito po ang ating mababasa. At magkakaroon na matanda sa araw, at buwan, at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot. At dahil sa paghihintay sa mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga may kapangyarihan sa mga langit. Pansinin po natin, ang sabi magkakaroon ng mga takot sa tao dahil sa mga bagay na darating. Tayo pong lahat ang nakakasaksi, mga magulang at kaibigan at mga kapatid. Dumarating ang takot. Ngayon ang alam po natin ang recent news na ating lahat maaring ay nakakaalam sa mga bagay na ito. Ang coronavirus na ito'y lumalaganap globally. Ito ay nagdadala ng takot sa tao. Katunayan, nagkakaubusan ng mga face mask.
sa iba't ibang bansa ay nauubos ng alkohol. Pansinin po, hindi lamang ito, kundi yung mga bagay na kailangan ng tao para sa kanyang protection ay halos nagmamahal at nauubos. Nagkakaroon ng panic buying ang mga tao sa mga bagay nito. At maging tayo, nagkakaroon tayo ng takot. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa ating binasay, magkakaroon ng takot ang mga tao dahil sa mga bagay na darating na ito. Ang mga bagay na ito, ang mga salot, ang mga pangyayari, mga digmaan na walang tigil, at ito ay ating nasasaksihan. Ang mga bansa na nagkakaroon ng mga conflict of war, mga magulang at kaibigan, kailangan po nating paghandaan, kailangan po nating magkaroon ng security. Magkaroon tayo ng assurance sa mga bagay nito. At ang mga dahilan ng mga bagay nito, alam po natin, ang lahat ng ito ay siyang palatandaan ng mga bagay na darating sa sanlibutan, na ang dulo ay ang katapusan. Sapagkat ang lahat ng ito ay siyang palatandaan na ibinigay ng Panginoon. Ang mga salot, may bansa na dumating ang maraming balang sa kanila. Ang kanilang mga pananim, mga punong kahoy ay halos makalbo dahil sa pagdating ng balang. May mga disyerto na nagkakaroon ng baha. Pansinin po natin na ito'y hindi mga pangkaraniwang bagay. Bakit po ang disyerto, pagtitignan po natin, mahirap isiping ito ay babahain sapagkat ito ay tigang na nangangailangan ng tubig. Hindi lamang ito. Ang mga nangyayaring pagkapatay ng maraming mga hayop. Naalala po natin ang nangyari sa Australia, ang bus burn, na almost 500 million ang nasunog na kalawakan ng kagubatan at napakaraming hayop ang namatay. Sa iba't ibang dako ng daigdig ay dumarating ang mga salot sa pagkapatay ng mga hayop. Mga magulang at kaibigan, tayong lahat ay nagkakaroon ng pangamba at nawawalan tayo ng kapayapaan sa mga bagay nito. In the book of Jeremiah chapter 21, verse 5 and 6, ay ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At ako sa aking sarili ay lalaban sa inyo na may unat na kamay at may malakas na bisig sa galit, at sa kapusukan at sa malaking puot, at aking susugatan ang mga mananahan sa bayang ito, ang tao at gayon din ang hayop. At sila'y mga mamatay sa malaking pagkasalot. Mga magulang at kaibigan, ito po, hindi po ba ito ang tinutukoy ng banal na kasulatan? Ang pagkamatay ng maraming hayop sa iba't ibang daigdig, iba't ibang mga bansa, ay nakikita natin sa kabuuan ang napakaraming namamatay na hayop. Sa ating bansa lang ay nangyari ang mga bagay na ito. Ang tao sa kabuuan ay nagkakaroon ng takot at pangamba. Naghahanap ang tao ng kasiguruhan ng kanilang buhay. At minsan, naitatanong ng tao sa kanyang sarili, ito na ba ang wakas? Ito na ba ang katapusan ng sanlibutan? Darating na ba ang Panginoon? Katanungan na nagbibigay ng kawalan ng katiyakan sa tao, mamagulang at kaibigan. Isang bagay ang dapat nating paghandaan. In the book of Amos, chapter 4, verse 12, ay ganito ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubugin mo ang Diyos, O Israel. Ito po ang salita ng Panginoon. You must prepare to meet your God. Bawat isa po sa atin ay nangangailangan tayo ng paghahanda sapagkat sino ang makakaalam ng kanyang bukas? Ang buhay ng tao ay walang katiyakan. Ang wakas na sanlibutan ay pwedeng dumating anytime.
na ang wakas na ito ay alam po natin na sinasabing pagparito ng ating Panginoon. In the book of Matthew chapter 24 verse 3 ay ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan." Ang muling pagparito ng Panginoon sa mga katanungan ng bawat isa sa atin, ano ba ang mga nangyayaring ito? Ang sunod-sunod na salot, ang mga pagputok ng bulkan na hindi lamang sa ating bansa nangyayari, katunayan, napakatindi ng bunga ng eruption ng Taal Volcano. Nakita po natin at napatunayan naman natin ang pagkakaisa nating mga Pilipino. Nasa nangyaring ito sa ating mga kababayan sa parting Batangas, halos ang buong bansang Pilipinas at ang iba't ibang mga bansa ay nagpadala ng kalang tulong para sa ating mga kababayan. Ngunit nasasabi ng marami, ito na ba ang wakas? Darating na ba ang Panginoon? Sa mga nangyayari itong sunod-sunod na mga trahedya, ay parang nagbabadya na ang Panginoon ay darating na. Totoo ang salita ng Panginoon. Kaya ang tanong ng mga alagad, Panginoon, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang mga bagay na ating binasa ay nagpapakita ng ating sanlibutan ay nalalapit sa kanyang wakas. Sa makatidbagay ang pagparito ng ating Panginoon. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 ay ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. As prevail upon a woman with child, and they shall not escape. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang mga tao sisigaw ng kapayapaan, and then suddenly destruction come. Mga magulang at kaibigan, maraming mga ginagawang peace treaty o mga summit for peace sa iba't ibang bansa upang talakayin ang kapayapaan ng bawat bansa. Ngunit ano ang kapahayagan ng salita ng Diyos? Magkakaroon ba ng kapayapaan talaga? Magkakaroon ba talaga ng security ang sanlibutan? Mga magulang at kaibigan, nananatili ang katotohanan, in this world, ye have a tribulations. Ang sanlibutan ay wala tayong makikitang katiyakan sa sanlibutan ito. Sapagat anytime, ang kasamaan ay darating sa tao. Dahil ito po ay binabanggit ng salita ng Panginoon, ang tao ay magiging mababangis. In the book of 2 Timothy chapter 3, 1-5, ay ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan datapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Pansinin po natin ang mga katotohanang binabanggit sa ating mga talatang binasa. Ito ang kalagayan ng sanlibutan. Kaya ang tao ay naghahanap ng katiwasayan, ng assurance sa kanilang buhay, ng security sa kanilang buhay. Bakit po? Sino ang magsasabi sa panahon natin ngayon na hindi niya kailangan ang security? Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, na parabagang
O wala kang katiyakan sa iyong paglalakad, hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Dahil andito, patuloy na naghahanap ang tao ng kapayapaan, ng security sa kanyang buhay. Ngunit, nananatili ang katotohanan, nagbabantala sa tao ang panganib sapagkat ang Biblia ay nananatili sa katotohanan gaya ng ating binasa sa 2 Timothy chapter 1 to 5 na magiging mababangis ang tao. Magkakaroon ng tao ng sobrang pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa pera na magdadala sa tao sa tiyak na pag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Naalala rin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos in the book Timothy na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po na naiisip natin na ito ang pinagmumulan. Kaya ang tao minsan ay nangangailangan ng security sa buhay niya. Sapagkat ang laging ang tao ay naghahanap ng pera. Laging nasa isip ng tao ay pera. Nagdadala sa kanya upang maging mabangis at magangad ng mga bagay na ito. Katunayan, atin pong literal na nababasa sa mga news. Ang mga katotohanang binabanggit ng salita ng Panginoon. Ang mga nangyayaring kasamaan, ang pagiging mabangis ng tao sa pagpatay ay napakadali na sa tao. Ito ang kawalan ng kasiguruhan ng tao. Kaya ang daigdig at sanlibutan ay walang assurance. Hindi siya secured sa kanyang kalagayan. Anytime pwedeng dumating ang kapahamakan sa kanya. Mga magulang at kaibigan, kailangan nating mahanda ang ating sarili. Gaya ng binasa natin kanina, prepare to meet your God. Dapat po tayong maging handa na salubungin ang Panginoon. Sapagkat ito lang ang tanging paraan. We must prepare ourselves before the coming of Christ. Dapat pong ihanda natin ang ating mga sarili sa pagharap sa Panginoon. Lalo pa nga ang sanlibutan natin ay walang katiyakan. Kailangang matiyak natin ang ating sarili. Matiyak natin ang ibig sabihin, tiyakin natin na anuman ang mangyari sa sanlibutang ito. Sapagkat ang lahat ay nagaganap na. Hindi natin maitatanggi sa ating sarili na mismong tayo ay nagtatanong sa ating sarili, is it the end of the world? Is it the second coming of Christ? Mga magulang at kaibigan, we must prepare ourselves. Dapat po nating ihanda ang ating mga sarili. At magiging makatotohanan lamang ito. Ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, in this world, ye have a tribulations. Pero ang sabi ng Panginoon, pinagtagumpayan ito ng ating Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng pagtatagumpay sa sanlibutang ito? Paano tayo magkakaroon ng katiyakan sa sanlibutang ito? Pwede ba tayong magkaroon ng security in unsecured world? Pwede ba itong mangyari sa atin? Mga minamahal, ang mga bagay na ito ay mapupunan gaya ng sabi ng salita ng Diyos kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Kapag tayo ay may pananampalataya, madadaig natin ang mga bagay na pwedeng mangyari sa sanlibutang ito na tayo ay magkakaroon ng katiyakan ng ating buhay. In the book of 1 John chapter 5, verse 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Magulang at kaibigan, mga kapatid, sa programang ito ng The Living Word, ay ating makikita na ang salita ng Diyos ay buhay, na kapag tayo ay sumampalataya sa kanyang salita, ay meron tayong pagtatagumpay.
We can overcome tribulation by faith. Pwede nating pagtagumpayan ang mga kapighatiang nangyayari ng bawat isa sa atin ay hindi madadala ng takot sa mga bagay nito. Ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Through faith, we can overcome the world. Pwede nating pagtagumpayan ang sanlibutan. Ma-overcome natin ito. Kaya sa mga pagkakataong ito, narito po ang salita ng Panginoon. Pananampalataya, sabi ng Panginoon, sa sanlibutan ay may kapighatian. Ngunit laksan nyo ang loob, dinaig ko ang sanlibutan. Ano ang dumadaig sa sanlibutan? Ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga magulang at kaibigan, meron tayong takot, meron tayong pangamba. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng security sa ating buhay, sa mga bagay na darating. Tayo po ay sandaling manalangin. Mahabaging Diyos na aming Ama na nasa langit, na siyang nakakakita sa bawat kanyang nilikha sa ibabaw ng lupa. Panginoon, abutin mo po ang aming mga kababayan. Maaring naroon po sa kanilang takot at pangamba ang kawalan ng katiyakan. Tulungan mo po sila na sila ngayon ay makasampalataya sa iyo upang sa pamamagitan nito ay magkaroon sila ng katiyakan. Pananampalataya na magdadala sa kanila upang maugnay sa iyo at mapunan ang kanilang mga pangangailangan at mapagaling ang kanilang mga karamdaman at abutin sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at takot at pangamba. Muli po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig, patuloy tumutuhay sa programang ito ng The Living Word. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Muli po, mga kaibigan namin, ay kayo po ay aming inaanyayahan sa inyong mga katanungan patungkol sa ating mga napag-aralan. Ipagbigay alam lamang po sa ating mga numero nakaplas sa inyong mga TV screen. At kung may mga nais po kayo na maunawaan pa at lumago sa salita ng Panginoon, ay meron po kayong mga pre-home Bible study. At amin pong kagalakan na maihatid sa inyo ng personal ang salita ng Diyos. Naway pinagpala po kayo sa ating episode sa araw na ito. Ako po ang inyong kasama, Presbyter Reynald Sulayaw. Ito po ang The Living Word. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord.